Hello guys! Welcome back to my channel, Jude Caballero Vlog, ang lolang vlogger! So ngayon mga kalola, pag-usapan po natin yung aking vlog na tungkol dun sa pagpapalagay ng insulation 100% bawas init. At siguro po talaga, ngayong summer, talagang maraming naiinitan. Kaya marami ang nag-search, naghahanap kung paano sila makakaranas, makakaramdam ng lamig sa pagpapalagay ng insulation. At marami pong nag-comment at may concern na para daw pumalitad. At may nagsabi na medyo daw pumalakas yung music ko at hindi niya maintindihan. So, ngayon po ay ating pong topic, ating pong pag-usapan ng maayos. At mahina na po ang music para po marami pong makaintindi sa akin po mga sinabi at bintang. So, bago po natin pag-usapan yan, ikaw na nanonood, huwag niyo po kalimutan na mapindutin ang subscribe and then like and share naman po. At huwag niyo po kalimutan mag-comment kay Lolang Vlogger or magtanong. So, ayun po, sumunan na po natin. Ang sinabi po ni Miss Bernadette Escueta, sabi po niya, masyado daw po malakas yung aking music. So, hello Ma'am Bernadette, at ito na po yung aking sinabi. Sabi ko po kasi doon, nagsuggest po talaga sa akin na bago ka magpakabit ng isame, kailangan mong magpalagay muna ng insulation. Kasi ang insulation po talaga ay nakakabawas ng init. Dahil di ba po, kahit na meron na tayong isame, sobrang init. So, iwas po talaga daw yun sa pagkakaroon ng sunog. So, ganun po yun pagkapalagay pala ng insulation. And then, meron din po nagsabi na para daw po maligtad si Sir Chris Rob at saka po si Rap Lakap. Hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Na para daw po maligtad. So, hindi po baligtad yun. Bali po kasi, wala pong mabili na double-sided na insulation. So, ang ginawa po doon is, bali, pinagtaklog po yung insulation. Ginawa po, pinagtaklog po siya, pinagdikit. So, para po yung may makintab, nakadikit sa bubong, and then yung isang makintab nasa baba. So, pinagdikit lang po siya, and then parang double-sided na rin po yun. So, ganun po pala yun. Yun po pala makintab, yun po yung nakakabawas ng init. And then, yun po yung aking sinabi doon sa pagpapalagay ng insulation. So, ayun po, nabigyan ko na po ng linaw. And then, ayan po, aking po ipi-play yung aking po vlog na ginawa. Ayan po, na ipi-play po siya sa aking video ngayon. Ayan po, napapanood nyo. So, i-share ko po sa inyo yung experience ko sa pagpapalagay ng insulation na yun. Talaga pong napakalaking tulong po ng pagpapalagay ng insulation kasi biro nyo po talaga yung amin pong bubong ay mababa lang and then bungalow type lang po kasi yung bahay ko. And talaga po na sobrang init. So kung wala naman po na budget na pampakisame, so yun po may nagsuggest sa akin na magpalagay talaga po muna ng insulation. And then nung nagpalagay po talaga ako, talaga pong nagpapasalamat po ako ang ano po kasi doon parang 60% bawas init pero talaga pong halos 100% po talaga yung mababawas na init sa pagpapalagay ng insulation. So ayun po, nagpapasalamat po ako sa nag-suggest po na sa akin at kayo pong mga nanonood na talaga pong naiinitan sa mga panahon ngayon, sinasuggest ko po talaga sa inyo na magpalagay po talaga kayo ng insulation dahil talaga pong 100% bawas init po ang pagpapalagay ng insulation. So, yun po at maraming pong salamat sa mga nanood sa aking vlog na yon. At yun po sa 1K Plus na nanood! Yun po kung talaga naghahanap kayo ng bawas init ngayong summer, magpalagay na po talaga kayo ng insulation. Marami pong uri ng insulation. Meron pong nilalagay sa gilid lang, sa kwarto, yung mga hindi para makabawas po ng init. And then, siguraduhin nyo po na pag magpapalagay kayo ng insulation, tama po ang paglalagay ng
insulation. Kailangan po double-sided ang inyong gagawin. So, yun lang po mga guys, mga kalola, ang aking isa-share sa inyo tungkol sa pagpapalagay ng insulation. 100% bawas init at subukan nyo na po yun. So, maraming pong salamat sa lahat ng mga nanood sa akin. And thank you po sa inyo. At kung sino man po yung mga nanood sa akin at hindi nag-subscribe, i-subscribe nyo naman po si Lolang Vlogger. At marami po akong useful at informative na mga pwede may share sa inyo. Baka po makatulong. Maraming po salamat. See you. Love you. Bye-bye.